morning, guys. Ipakita sa inyo yung A Day with My Life. Ganon. Ayan, madami kasi ako medyo agenda kayo. Char! Huwag mo movie date lang kami talaga. Huwag lang ipakita. Gusto ko lang i-share sa inyo. Okay. And mga ganda, anong oras na? It's 7:30 a.m. in the morning. Ganon. Ngayon pa lang ako, baba ako. Actually, nagising ako. Parang 3 days straight akong nagigising ng mga 1 or 2 a.m. Hindi ko lang kung bakit. Sobrang weird noon na. Lagi ako nagigising ng ganun ko. Labas tayo dito. Patayin ko muna yung electric fan. Tulong, sanayin mo na ako mag-ilamos. Kasi sana, mag-ilamos tayo. Kaya pagpasensya nyo na kung maliliyo kayo sa pag-vlog ko. Kasi first time ko lang mag-vlog. Hi, guys. Mag-buwi muna tayo. Kasi sa gabal siya sa pag-ilamos natin. Ayan. Ayan. First time ko mag-vlog. Eta, mag-ilamos lang. Lamas, and then next naman is yung skincare muna tayo kasi yun lagi yung ginagawa ko tuwing umaga. Hindi ko pwedeng kalimutan yan kasi tingnan mo naman dami kong tigidig. Saan ko lalagay yung camera? Ang gamit pa is her skin. Thank you, baka naman nagamit ko siya. Nakadalawang box na ako na ganito. Yung nakakaparit malat sa mukha. Sorry kung medyo baka makaharsh kayo kung paano ko mag-skincare, pero ganda talaga ako magpunas. Kasi sabi nila, para daw hindi tumanda yung skin mo, pinangat. Angat. Yung paglagay mo ng toner. Yan. Tapos, kasi gising ako mamaya, so kailangan ko ito, sunscreen. Always put sunscreen kahit nasa bahay ka lang kasi para protected pa sa kahit anong chemical ng buhay. Kaya may day yung mag-date kami na boyfriend ko ngayon. Ayun, dito lang sa bahay. Kasi dapat mag-date kami sa labas. Kaso nakakatamad. Alam mo yung parang ayaw mo na lumabas ng bahay. So, naisip namin na dito lang kami sa bahay mga kung mag-date. Kasi masipte. Nguhintayin ko na lang siya. Pumunta dito. Yan. Dito naman kasi ako maliko. Kayo rin ba? Pag nandito sa bahay. O wala naman kayong pupuntahan. Yun. Tapos yung boyfriend ko sanay na naman siya, hindi ako naliligo. Wala pa rin naman. Lahat ka rin ako, hindi ako naliligo. Sarang ka na, tigil ba? Wala kayo kahit ka naliligo. Char. Ayan, ganito lang lagi yung umaga. Actually, ngayon lang ako mag-umaga kasi night shift yung work ko. So, actually, dapat tulog ako ngayong araw. Kaso, hindi kasi kami nakapagkita kahapon. Dapat kahapon yung date namin. Kaso, hindi natuloy kasi masakit yung ulo niya. Dahil yung Saturday, meron silang and I'm done! Fresh na! Fresh yan, girl! Hindi ako natambay dito sa labas ng bahay namin. Lagi lang ako nasa kwarto. Sabi tayo sa kwarto. Kasi wala lang. Na siguro nakikita na kayo sa akin. Kami natin, guys. Wala ako mga kawa. Uy! Ay, matapos yung araw. Matapos yung after. Actually, iniintay ko na lang yung boyfriend ko kasi mga 9 or 10 nandito na siguro siya. Nagtagal ka ng oras. Kumain na kasi ako ng ano eh. Agahan kanina mga 5. Nagtagal na ako kasi nagising na ako ng alauna. So yun, hindi na ako makatulog na. Tapos yun, bumangon na lang ako para kumain. Tapos ngayon, gising pet na ko. Sana hindi ako makatulog sa movie date namin mamaya. Samahan niyo ako mamaya sa movie date namin. Hindi ko alam kung saan kami mag-movie date. Kung dito ba sa kwarto. Kasi maganda yung ilaw. Kasi may cove light ako dyan. Yung sa paligid. Yung may ilaw. Ano maganda yun? Parang maganda yun. Or dun sa salas. Kaso kasi, kung dito sa kwarto. So, wala akong TV dito. Ang gagawin ko is, kukunin ko yung TV sa salas namin. Yung nadaling ko dito. Para, siyempre malaki yung script. Ay, kamagpaalam kayo mama. Kung pwede, nadaling dito sa kwarto ko yung TV. Kaya din kung hindi pwede, doon kami sa labas. Kaso kung ang cozy kasi ng lightning kapag nandiyan. Kahit umaga naman, ate lang. Arande! Yan yung nakabigyan na lang ako. Ay! Gusto ko ulit magpaano, magpaganda ng kilay. Lash lift. Samahan niyo ako dun. Siguro mga next week. Or next month na lang. Magpa-lash lift tayo ulit. Para
feeling pretty. Pretty! With the letter F. Kaya wala akong magawa sa buhay. Siguro magtataka kayo, guys, kung bakit wala ang hikaw tong isa, tas yung isa meron. Ito lang kasi yung nagtagal sa aking hikaw, as in, hindi naangati yung tinga ko. Tapos, yun. Iisa lang siya. Kaya yun, wala to. So, pinapalitan ko lang sila. Kumari, pagkaramdam ko na nag-close na to, ilipat ko lang to dito, tapos yun. Ganun, parang akong addict. So, hindi naman, yun. Ay, nako. Next time tayo mag-room tour kapag naayos ko na yung kwarto ko kasi hindi ko masyadong maayos, tas magulo pa siya talaga. Kasi hindi pa ako nakakabili ng mga kemerot-kemerot. Nang makakatamad ba? Ang dami ko nang naka-add to cart sa Shopee tapos. Kaso, tinatamad akong i-check out. Gastos kasi yun, expenses. Savings first. Yun guys, tips ko sa inyo. Kasi syempre, pag mga gantong edad, iniisip natin na YOLO, mga ganun. Kaso, ewan ko, parang 50s na tayong isip ko. Parang mas gusto ko na mag-invest, mag-save, kesa gumala. Pero, maganda din naman gagala ka, pero dapat yung gala mo is pasok pa din sa sibi, sa ibon. Kunwari, may sobra kang pera, ayun, pwede kang mag-gala-gala. Pero kung mas nauubos yung savings mo, managagamit mo yung savings mo sa gala, it's a no for me. Kasi, syempre, savings first. Kasi, para syempre, sa future. Kasi, syempre, nag-inflation tayo, nagmamahal yung mga bilihin natin. And, yun, gusto ko nang i-secure yung future ko. Siyempre, ayoko magbase lang sa magiging asawa ko na siya lang yung mag-provide ng pera sa amin. Ganun. No, hindi ako ganun. Hindi kami pinalaki ni mama at papa na mag-dependent sa tao. Kung kaya namin mag-provide para sa sarili namin, mag-provide kami. And yun yung nakasanayan ko. I can provide for myself. I can buy anything. I can pay my own bills. Yun. Sana maging ganun din yung mga thinking niya na savings first. Parang kunwari, half ng mga yung sweldo mo, savings. Tapos yung half, yun yung pang-kemerot mo pang bahay, pang dorm, or pang-kemerot na kahit ano, or minsan 3/4 ng sahod mo, savings. Mga ganun kasi yun sa akin. Sa akin is 3/4 ng sahod ko ngayon kasi quarantine naman tayo, nasa bahay lang. 3/4 ng sahod ko is savings talaga yun. As in, nilalagay ko siya sa savings ko. Kasi syempre, tinitake for granted ko na tama, nasa bahay lang tayo kasi syempre, less yung gastos natin kasi nasa Manila tayo. Yun. Kasi syempre, pa nasa Manila, napakalaki ng gastos, as in, sobra. So, yun. Tinitake ko yung advantage na to para sa akin na mag-ipon ng sobra. Yun lang. Tapos yun, gusto ko din advice sa inyo na magkuha kayo ng insurance habang bata pa kayo. Kasi ako, after ko mag-graduate, tapos mga 6 months ako sa work, nagkuha ako ng insurance kasi after 10 years mo siyang mabayaran yung insured, 10 years ka na, but after mo 10 years mabayaran yung insured ka na sa sarili mo. So, safe ka na, tsaka hindi mo na iisipin na what if magkasakit ako, wag naman sana, or what if may mangyari sa akin masama. So, hindi ko na iisipin kung saan kukunin yung pera kasi meron na mag-gastos nun para sa akin. Siyempre, kung insured na yung life ko, parang sana kayo rin, maisip nyo yun. Tapos yun, 20 ako, nagkuha ko ng insurance. Then, 3 years ko na siyang binabayaran. Then, 30 or 31, tapos na ako. So, I'm so happy. Yun, siguro kung mga ganong age na ako, 30 something, matanda pa rin, mabata-bata pa naman ako nun. So, doon na lang ako mag-travel ng solid talaga. Kasi, yun, alam mo na, medyo madami ka lang naibol, mga ganon. Sa akin is chill-chill lang muna ako ngayon, work. Though, kailangan pa rin natin ng life balance. So, minsan, gala-gala. Pero hindi yung totally gala. As in, galang talagang gastusan. So, budget pa rin. Kung, yun, gano'n lang. Ano pa ba? Invest. Mag-invest kayo, guys. Invest nyo yung mga konting pera, no? Gano'n. Parang, basta kang gano'n isip. At thinking. Mag-ipon lang tayo ng mag-ipon. Huwag yung sama ng loob yung ipon nyo, guys. Kasi, parang yung mag-ipon. Huwag tayo mag-ipon ng gano'n. Kaya mag-ipon ng negative vibes sa buhay natin. Maging happy lang tayo lagi. Yeah. Kasi walang mapapalaya rin. Kasi alam nyo, in there, nandiyan ako. Dumating na din ako sa point na yan. Wow, really, welcome ako naman. Hindi, na-stress na din ako. Na-stress din ako, na-depress ako. Third year high school. Sige, story time. Back then, third year high school ako, na-depress ako. As in, super depression. Kaya, parang napapalayo ko lahat ng mga tao mahal ko sa buhay. So yun, lumayo ko sa kanila. Hindi ko sila kinakabahan. Wala lang, parang, okay. Parang, problems lang ako sa kanila. Ganon. Ayun, yeah, dumating sa point na rin. Hindi ako type ng depression na suicidal. Thinking pa lang ako suicidal. Parang hindi talaga ganun ka dumadating sa point na kasi suicidal talaga, no? Pero nasa laki namin yung depression and suicidal kasi madami na akong mga pinsan na nag-suicide dahil sa depression dahil natin. Pero thankfully hindi ko pa naman, hindi ko siya naisip at sana huwag ko pa siya malisip. Oh my god, hindi yan. Na nalagsan ko yung depression ko na third year high school and then no college. Hindi, wala naman akong na-experience ng depression. Siguro na-stress out lang ako kasi I was betrayed by my friends, pero okay na din yun kasi
整个的浪漫啊，没办法给这个方面，今天可以，今天的话比较特别的是那个呢，那没办法给两个娃娃来带来个照片，嗯，一分了点的话是，那样有一个是相对，给那个照片的感觉呢，用，给侬忙打我啥子玩意儿等等，一分了后呢，给两个娃娃是，说不定再有那么多考虑起来过，啥的啦，嗯，对，侬呢，你到侬那过年过，过年过那过完，有那 stress 啊，那 depressed 的到啊是，哎不。I was broke. I was broken. Yan, na-broken na ako dahil. Kasi yan, yan, na-depress ako kasi. Sobrang, inalayo ko lahat ng tao sa paligid ko. Kasi hindi ko, wala akong kinausap na kahit na sino. Pero, thankfully kasi, kahit intended ko na layuan yung mga tao sa paligid ko, they always support me. Yung parents ko, andyan, lagi para sa akin. Yung dalawang sister ko, andyan para sa akin. Yan. Sobrang thankful ko sa kanila kasi, lagi nila akong tinatawagan, kinakamusta. Yan, kasi ako lang mag-isa ng time na yun sa Manila, nagtuturo kasi nga, yung dalawa kong sister nasa Makati, tapos ako nasa QC, super layo ng travel niya, tapos traffic pa, so hindi ako, ayoko mag-travel, ayoko mag-commute, so doon ako nag-stay sa QC, doon ako nag-tour, at sobrang stress to the highest level ako nag-tour, as in, parang, kikising ako, tapos, wala, parang okay, yung buhay ko, umiikot lang sa, wala, umiikot, parang natutulog ako, nakakatulog ako, kasi, pagod ako umiyak, dahil sa pagod ko, umiyak, hindi ako umiyak, hindi ako kumakain isang araw sa isang araw siguro isang beses or dalawang beses ako kumakain mas na yun, hirap na yun at di ko ma-imagine na nakaya ko siya na mag-isa lang ako thankful pero mga siguro mag-iisang taon na akong ganun is pinakilala ko person na yun, kung nausap niya ako tinulungan niya ako, ikaw up yung stress ko yung depression ko sa buhay yun, nilibang niya ako yung sarili ko, sinabi na tanggalin natin yan. Mag-isip ka ng ibang way. So, yun. Mag-isip ka ng ibang way. Umakita ka ng bundok. Ginawa kong busy yung sarili ko. Tapos, yun. Medyo nakalimutan ko na na-stress na ako. Though, siguro, twice a week na ako umiiyak. Yung mga ganun, hindi na araw-araw. Or, kapag minsan na lang, kung naisip ko na, shit, na-stress na ako. Umiiyak ako. Pero, hindi na yun. To the point na, sobrang wasted ko. Yeah. Tapos, kung nito lang, di ba, ng quarantine, umuwi ako dito sa bahay. Until now, dito pa lang sa bahay. Tapos, yeah, ako. Okay lang ngayon, as in sobrang happy ng heart ko, yung mind ko, okay. So lang sa'yo kasi nalagpasan ko yung journey na yun. Ano pa ba? Hindi ko na alam ang sunod kong tatawin. Ano ba mga pwede ko share sa inyo? Hintayin na lang natin yung boyfriend ko. Siguro matutulog muna ulit ako. Kasi masyado pong maaga. Idlip muna ako ng konting oras tapos balik ako kapag andito na siya. Bye-bye guys! Hello guys! Ayan, nag-chat tayo yung boyfriend ko na kakaalis lang gawin ng bahay. So, mga wait tayo ng 30 minutes siguro or 20 minutes. Andito na siya. Hindi talaga ako naligo. Magpapalit lang ako ng damit mamaya. Kasi, yeah. That's love. Or me. Ayan, si Idlip lang ulit tayo. Hello guys! Ayan, andito na siya! Ayan, nagbalik lang ako ng damit kasi nagalit ang aking madir kasi nakasandulan ako. So, labas na tayo. Kasi andito na siya. Ayan! Okay. Hindi ka kala ako naka-helmet ka pa. Dito na siya! Hi guys! Sira ulo daw ako. First time ko kasi mag-vlog. Dito ka sa vlog ko. Pakilala kita.